kataasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na 13 sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa pamansang Nabana at Basilica Minor ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idadagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Amos, sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng propeta na nagpahayag siya at nagbigay pa ng parusa gaya ng Sodom at Gomora, ngunit hindi nagbabalik loob o nagbabago ang mga tao. Kaya tayo'y tinatawag ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo na magpahayag ng ating pananalig o panampalataya sa ating Panginoon sa panahon na binabayo tayo ng mga unos at bagyo sa buhay. Ngunit sa mga sandali na tayo'y nabagabag o dili kaya nanghihina sa ating pananalig sa Diyos, dumulog po tayo sa maing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari ba magsama sa pagdalakbay ang dalawang tao
kung di mo na sila magtipan? Oo nga bang leon sa kagubatan, mali ba makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang ibon kung walang pain? Igkas ba ang bitag kung walang huli? Mari bang di sakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trompeta? Mangyari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di pinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungad ng leon, mari ba hindi matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigil mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa kong ilan sa inyong lungsod tulad ang aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama'y di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yawang sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako'y dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ang landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo ay ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Pumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos
matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kahit nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila. "Lulubog na tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo." Bumangon siya. Sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalimas sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Martes tayo na 13 na linggo sa karaniwang panahon sa 2nd taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong paksa ay pananalig. Ano ba ang pananalig? Ang ating Panginoon ay isang Israelita, isang Hebreo-Hudyo. Sa mga Hebreo-Hudyo, ang pananalig ay imuna. Na kasulat naman ng ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, Verso 23 hanggang 27, sa Koinoko na Grigo, Pistis. Pero dahil nagkaroon tayo ng tradisyon din sa Latin ay fidem. Sa English pa ay faith. Ang pananalig. Ang pananalig ay una sa lahat ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung ating napakinggan sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Amos, Kapitulo 3, Verso 1 hanggang 12. Na kung saan nagpahayag na ang Panginoon sa iba't ibang paraan, hindi pa rin nagising yung mga Israelita sa katotohanan. Pakisabi sa katabi mo, gumising ka. Gumising tayo sa pananalig at pagkilala sa Diyos dahil dapat nating malaman ang kanyang landas. Kaysa ating Salmo 5, ang puon ay mangunguna sa atin upang ang landas niya ay ating sundin. At ito yung landas ng pananalig. Ano ba ang pananalig? Una sa lahat, ang pananalig ay isang panampalataya o isang pagtiwala, isang pagtanggap at pagkaroon ng pagsuko na kung saan tayo ay nananalig sa Diyos na siya'y nabubuhay at tayo'y nagkaroon ng pagtitiwala sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang pangako at magkaroon tayo ng kaalaman paano pa natin palalimin ang ating pananalig sa Diyos. Pangalawa, na ang pananalig ay kailangan ding hindi lang sa salita, bagkos at lahat higit na sa gawa at sa ramdamin sa loob ng ating puso na kung saan tayo ay maglilingkod at tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos na napahayag sa kanyang mga kautusan, napahayag sa mga pagpapahayag ng mga propita, napahayag sa mga salita ng ating pong Jesus Nazareno. At dahil dito, na pangatlo, atin pong alamin na ang pananalig ay pagsabuhay sa panalangin na hindi lang panalangin na basta-basta o debosyon, panalangin na tumataimtim, lalong nagpahayag sa isang marubdob na pananalig at panampalataya na kung saan ang ating panalangin ay sumisigla, umuunlad, yumayabong at tayo ay magkaroon ng iba't ibang paraan na payabungin pa, palalimin pa ang ating mga panalangin at debosyon sa ating Panginoon na ang ating paglohog ay sinasamahan natin
sa pag-aaral at pagnilay-nilay at pagpapalalim pa ng ating kaalaman sa Biblia o sa mga salita ng Diyos. At dahil dito, ang ating pananalig ay umuunlad, napahayag sa gawa at nagkaroon ng kabutihan sa ating kaluuban at sa ating ugali. Madalit sabi, tayo ay taong nananalig. Mayroong iba't ibang antas ang pananalig. Unang antas ay tinatawag na antas na kung saan nung tayo sa sinapupunan pa na usatyan ng ating nanay at nung tayo iniluwal hanggang pangatlong taon, ang ating pananalig ay tinatawag na primal na undefeated, na hindi po ito nagkaroon ng mga pagbabago sapagkat ang ating tiwala, ang ating pananalig ay nakikita natin sa ating mga magulang at sa ating mga kapatid at mga taong kasama natin nung bata pa tayo. Ang pangalawang antas ay ang antas na kung saan nagkaroon na tayo ng isang kaalaman na napalalim na. May mga dasal na tayong nalalaman at mula sa taon na tayo 3 years old hanggang 7 years old, may mga lingwahe na tayo tungkol sa pananalig sa Diyos. Ito yung pagkaalam ng mga dasal gaya ng Ama namin, gaya ng Abaginong Maria, gaya ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga dasal na simple, ngunit ito'y nagpapahayag kung paano tayo unlad sa pangalawang antas. Sa pangatlong antas ng pananalig, tayo magkaroon ng tinatawag na literal at mythic na pananalig sa Diyos na ang lahat ng ating kaalaman ay nababasa natin sa mga kwento sa tungkol sa pananalig sa Diyos mula sa Biblia, mula sa iba't ibang mga libro o kaya sa mga kwento mula sa ating mga magulang o sa mga katekista na ito ay ating pinagnilay-nilayan at kumukuha tayo ng leksyon para sa buhay. At panglima na antas, pang-apat na antas, tayo ay nagkaroon na ng isang tinatawag na konbensyonal na pananalig sa Diyos na sumasali na tayo sa iba't ibang kilusan, mga organisasyon, mga debosyon at mga prosesyon at kung ano pang mga gawain na marubdob na pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. At panglima, magkaroon na tayong tinatawag na individuative at tinatawag na reflective na pananalig na ang lahat ng ating ginagawa, pinagnilay-nilayan natin at pinalalim pa natin sapagkat hindi lang po na basta debosyon o basta kung anong tradisyon atin pang pinalalim sapagkat ang pananalig na hindi pinalalim, ito ay hungkag at madaling mawala. At pang-anim na antas, magkaroon na tayo ng tinatawag na conjunctive na pananalig sa Diyos. Nang ating pananalig ay hindi na matitinag sapagkat hindi lang pinahayag natin sa gawa, hindi lang napahayag sa mabuting ugali. Ang ating pananalig ay buhay na buhay at tayo ay nagkaroon ng personal na engkwentro sa Panginoon na siya ating kaibigan na, nasa ilalim na siya ng ating mga puso. At pangpito at panghuli na antas ng pananalig, magkaroon tayong tinatawag na universalizing na pananalig sa Diyos na ang lahat ay tanggap na po natin at nagkaroon tayo ng isang pagsasaksi, witnessing na kung saan ating ipinapahayag ating pananalig na buhay tayo sapagkat nasa loob na, nasa bahagi na sa bawat tibok ng ating puso, sa bawat ginagawa nating paglalakbay sa buhay, ang Diyos ay kaakbay, kalakbay, kasama natin sa piling ng may pag-ibig na kung saan hindi tayo mabubuhay kapag ka hindi nananalig sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka. Manalig tayo sa Diyos upang ang Diyos ay siyang sintro ng ating buhay, upang siya ay ang ating liwanag, upang siya ang ating gabay, upang siya ay magbigay ng kabuluhan ng buhay sapagkat sa pananalig sa Diyos, magkaroon ng saysay ang buhay natin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging mga hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan
ng napakagulong mundo. Atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangisda, at yung mga taong sa dagat nagmumula ang ikabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at sulanin ng buhay na puno ng unos at magdulot na ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Ning naman ito, sumitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Mangita ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming ayag at nito'y walang anumang meradrag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa mitan ng anak na minamahal. Kahit isa namang helsis si awit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu, yung banal na makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napating kaming lahat na magkasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, may galing na utos sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kamipaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan ito ay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa inyo. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa puso ko, walang nananahin iyong pananalig. Sintang umiibig, hindi ka man masinayan, at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo ng mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin maialay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw na hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Hesus Nazareno. Kayong narito, kayong naugnay sa iba't-ibang social media platform at ang kusposting sa iba't-ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangilangan. Salamat sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Panginoon Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Pananalig. Napakahalaga na bahagi sa ating panampalataya ang pananalig sa Diyos. Sa Hebreo, imuna. Sa Griego,
pistis. Sa Latin, fidem. Sa English, faith. Sa ating salita, pananalig. Manalig tayo sapagkat kung nasa Diyos tayo at nanalig sa Kanya, kaya natin ang pagpapaunlad sa ating pag-ibig sa Diyos at pagmahal sa kapwa, paglilingkod sa Kanya at sa ating paggawa at pagsabuhay ng mabuti. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas pagya ang mga may bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaigpo siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan at susumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitinuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.